totoo yun, buhay pa yan, nililigaw lang ang mga tao at imbestigasyon, hawak yan matataas na tao. Nakakasawa na mula sa umpisa, sinubaybayan ko puro ganun na lang pati si Senator Raffy Tulfo nililito nyo, ano ba talaga kasi sa kalansay palang wala nang naniniwala, ang taong patay na nakalibing pitong taon pag hinukay buo pa. Naloko lang ang netizen ng pamilya Galeno, sumikat na yumaman pa, alam nila ang sitwasyon ni Jovlyn kaya kampante na sila, lalo na yan kapatid niya na laging pa-interview, Jonalyn, nagpasikat lang sa Facebook at YouTube, maangas na ngayon di tulad ng dati halos lumabas ang muta sa kakaiyak. Inosente si Leobert, sadyang money matters lang ang mga pamilya niya sad but true. Sana po gumawa ng investigasyon yung may-ari ng Robinson para walang duda sa kanila ang mga tao sa Palawan. Nagpadukot pala yun, hindi dinukot, hirap hanapin yun, ang ayaw uuwi ang taong gising, hirap Gigi Singh, and kawawa po kayo Sir Abeli, wala na si Tulfo, siligad si Manalo, pamilya Galeno na natira na sa case na yan, yumaman pa naloko na buhay pala yun. Dami tao na loko nila kung ganun, pati si Senator Raffy, NBI, at may makukulong pa, sino-sino ang may kagagawa ng lahat, kaya pala mainit sila kay Sir Tommy Abel, mabibisto rin kayo. Misteryo Bodol, sinungaling pa, ikwento mo yan kay Marites. Si Sir Tommy Abel lang totoong nagsasabi dyan ang leader. Mahirap kalaban ang may, kaya ang kulungan nga ay para sa mahirap lang, kaya ginawa ang Panginoong Hustisya dito sa PINASA. Dahil sa nangyari kay Jovlyn Galeno, mas lalo lang lalakas ang loob ng mga kriminal na nasa likod nito, dahil alam nila kaya nilang takpan ang lahat gamit ang salapi, pwede silang gumawa ng mas marami pang krimen, bago pa nila umpisahan ang gagawin nilang krimen, nakabuo na sila ng kwento, mga dahilan at sari-saring palusot, ang gagaling nila talaga. Hindi kawawa pamilya Galeno, kawawa si Jovlyn, pinagpalit lang sa pera. Okay man daw sila kasi may pera at supporta na Nathan Gapdonya na mga daw ngayon si Madam Jonalyn. Sana matuloy na talaga ang carbon dating. Dami tao na loko nila kung ganun, pati si Senador Raffy Tulfo, NBI, at may makukulong pa, sino-sino ang may kagagawa ng lahat, kaya pala mainit sila kay Sir Tommy Abel, mabibisto rin kayo. Yan ang bagong estilo na ginamit nila, kukunin ang mga gamit ni Jovlyn para maniwala ang taong bayan, kasi lahat ang sangkot ay may katungkulan sa gobyerno, walang pwedeng kumalaban sa kanila, sila na ang batas at hukom sa Puerto Princesa, kung sino-sino pang human trafficking sila, ipagdasal namin na si Leobert ang kaligtasan, wala talagang kasalanan, na pagtrepen lang ang mga adik na sangkot si Leobert, parang si Jesus Christ na tagapagligtas ng kasalanan, kawawa naman, the truth will prevail, paunawa patawad po mga taong batas at hukom ng Puerto Princesa sa Palawan. Wow, si Madam Gipalit lang kapatid niya sa pera, parang nagulat sila sa pera kapatid niya, buhay na buhay mga walang hiya ngayon, kinalaban na si Sir Tommy Abel, mga kamag-anak kinalaban, para sa pera baka lumabas kapatid mo na si Jovlyn Binta ninyo, baka magsisi kayo. Nagpadukot pala yun, hindi dinukot, hirap hanapin yun. Ang ayaw uuwi ang taong gising, hirap gisingin, kawawa po kayo Sir Abeli, wala na si Tulfo, siligad si Manalo, pamilya Galeno na natira na sa case na yan, yumaman pa naluko na buhay pala yun. Something smell fishy talaga tong case ni Jovlyn ng Palawan, ang alam namin si Jovlyn yung breadwinner, why now ang kapatid ni Jovlyn looks mayaman na at dapat nasa stage pasla ng pagluluksa, bakit nakagawa na siya ng short film? Malaki yata bayad sa yote. Okay, dati mama ka lang, tawag mo na mommy na, ang dali nyo namang nagbago. Ang dating parang hindi nga totoong kay Jovlyn yung kalansay, dati mang iyak-iyak kap ang sabihin na hindi sa ate mo, yung damit at underwear, tapos bigla na lang kayong mag-move on, din nyo man lang pinagtanggol yung katotohanan. NAKAK